Magandang araw po ulit. Ito na naman po si Rust Nick's Vlog. Mayroon po ako ulit gagawin. Yung pong isang video jet machine natin ay na overdue na po yung life anchor niya. Ito po, tignan niyo po. Nakalagay po dyan ay overdue na yung life anchor, so kailangan po natin palitan. Kailangan po, may dumaan po na ibang lahi. Kailangan po natin palitan siya ng anchor, so ito po yung anchor niya. Nandito ang anchor, bubuksan natin. So ito po, yan po ang anchor niya. Ito nasa loob. Ika lang po. Ayan po yung anchor niya. Ayan, labas po natin. So ito po yung anchor niya. Ayan po, kailangan po natin yung palitan. Ayan po yung anchor. Ayan. So, kukuha po tayo ng pamalit. Kukuha tayo ng pamalit. Nandoon po sa kabilang cabinet. Palitan po natin ng anchor kasi medyo matagal-tagal po ito dahil marami pong gagawin siya. Actually, yung anchor niya, mayroon pa pong gagawin, kailangan i-update pa po siya sa machine. Sa mga hindi po nakakaalam, kung mayroon po kayong ganito, pakipanoorin nyo na lang po kung paano po tayo mag-update at magpalit ng anchor ng videojet 1620 series UHS. So nandito po yung, tignan natin kung ito ba yun. Kung ito po ba yun, kasi marami pong anchor dito. Ay, dalawa po siya. Ito ba yun? Luma po yata to. Luma po yata yung itong isa. Dalawa po sila eh. Itong isa, tignan natin. So video jet 1620, hindi yata ito. Dahil ang papalitan natin ay 1620. Ah, hindi ito. Ito nga yung isa. 1620. So wala na pala yata tayong ito ba yun? 1620. Wala natin. Okay, ito nga yun. 1620. So, 1650. So, ito nga. Kunin na natin. At palitan na natin. Medyo matagal-tagal-tagal po to. Dahil kailangan pa natin magtanggal at magkabit. Tapos, kailangan pa natin mag-umbilical parts. At kailangan rin natin yung level 3 na password para ma-access natin yung viscosity, kasi kailangan po natin mag-viscosity calibrate. So, mabalik po tayo doon.
Ito po yung tayo ulit. Kailangan patayin natin yung power. Yan. Patay na po. So, sisimula na po natin. Magpalit tayo ng yan po. Gracias.
wala na po siya, yan na po yung wala ng pump. So, tanggalin natin pati yung sa hose. Kailangan natin tanggalin. So, tanggalin din natin. Kasi ito yung pump natin. Balik lang po kung ano yung tinanggal natin kanina, gagamit lang po ulit. So guys, naibalik ko na yung hose. Ito po yung pump, ibabalik po natin. Pero huwag niyo pong kalimutan at lagi pong may o-ring po yung dalawang bilog na yan, may o-ring. Lagi po niyo pong i-check kung nandyan po yung o-ring, kasi kung wala po yan ay tatagas po yan dito pag nagpa-pump siya. So ayan po yung o-ring dalawa. So ibabalik na natin. So guys, naibalik na natin. Isasama na natin ulit. Bubuksan natin ulit yung power. Pero since bago nga itong in-core natin, kailangan natin i-register muna sa machine. Hindi pa kilala, kumbaga hindi pa kilala ng machine, kasi empty to empty siya bago, it means hindi pa na nakalagay sa machine. So buksan natin yung power at may lalabas dyan ngayon sa ano, may magwa-warning siya, alarm. So ayan na guys, bumubukas na po siya. So ayan po, nakalagay na po dyan ay new ink core as different ink, different phrase kinikita ko yung pin nyo. So ayan, kailangan rin natin yung viscosity calibrate, pero yan, empty pa po siya. So kailangan natin i-update yung ink core mismo sa machine niya, kasi hindi pa siya naka-update. At guys, kailangan siguraduhin nyo po na itong model niya ay kapareho sa ink core niya na ikinabit mo. Ayan o, 1620. So ayan din po yung ano, 1610, sorry, 1610. Ayan, 1610. Ito lang ako kasi meron ngayon tayong dito 1620 na UHS. Ito po yung high speed. Ito. So ito po yung ano, 1610. Ayan. Update, kailangan natin i-update yung encore. So hindi natin siya ma-update hanggat hindi natin papasukan ng password kung anong pin sa ngayon. So ang gagawin natin, galing pag galing nakapatay siya, wala pa po siyang password na naka-update, naka-level ano pa lang po siya, o oh, ayun o, oh, level 0 pa lang siya. So level 0, ang default po dito na level to password kaila ay apat na to, 1, 2, 3, 4. So enter natin. Oh, pagdating na, ibuksan natin ulit yung password. O ayan, may marami na pong nakalagay na sa ano niya. Oh, so ayan, nakalagay po, level 2 na siya. Pero kailangan po natin ng level 3 para po mag-update tayo ng encore. So ito yung level 3 niya na password. Sinulat ko na. Ayan po. Natin. Guys, paalala lang po ah, yung password po na yun, kung ano pong pin sa ngayon, yun po yung kailangan mo na password para po may update mo siya. So, papasok tayo ulit sa password. O ayan, nakalagay po, level 3 na. So, it means level 3, pwede na po tayong
pwede na po tayong mag-update ng Anchor. So, pupunta tayo doon sa Calibrate. Pupunta tayo sa Calibrate. Ayan, Calibrate. Enter. So, hanapin natin yung Anchor update. Anchor update po ha. Hanapin po natin. Ayan po. Anchor update parameters. So, pagka ganyan po, pag enter ko siya, kung ano pong nakalagay dito na ink at makeup, ito po yung makeup, ibig sabihin po, yun na po yung ikokopya niya, siguro diretsong na po niya ikokopya, yun po yung i-update niya. So, i-update po natin. Oh, ayan po, oh. Ayan, oh. Kung anong nakalagay doon, yun na po yung sinulat niya. So, enter ulit. Oh, ayan, nagka-copy na siya. So, ayan na po. Nakalagay na po ng 505 yung ink niya. Ink. So, ang kailangan naman natin, since bago yung Anchor natin ay wala pa po siyang laman. Titignan po natin ha. Papakita ko po sa inyo kasi bago po yan. Wala pang laman. So, ayan po ay... ayan, nakalagay po. Anchor empty. So, kailangan po natin ng lagyan siya. So, it means magpipil po tayo. Pasensya na po kayo ng guys sa Bisaya po ako. Taga Surigao, taga Barubo Surigao del Sur po ako. Ito po, lalagyan ko na, pupunta po tayo sa system para lalagyan, magpipil tayo ng ink. Kasi wala po siyang laman, empty po. Ang nakalagay po natin sa ink ngayon ay 100% yung makeup po. Di ano lang po siya. Ink lang po ang i-ano natin ipipil. Ayan, pupunta tayo sa system. Then, pupunta tayo sa ayan o. Fill Anchor. Ayan. Ayan po. Fill Anchor. So, enter natin. Enter. Then, nakalagay po siya. Disable. Disable pa siya. So, gawin natin enable. Ipipindutin po yung arrow right. Ayan o. Naging enable na siya. Then, enter. Enter. So, ayan po, kasi empty nga po yung Anchor, i-press lang natin, so, mamaya na po yung viscosity. So, ayan po, nakalagay na po siya, fail Anchor. Nakikita po natin siya, maunti-unti, mauubos po siya, pero medyo matagal po, mamaya ipapakita ko po sa inyo. So, ayan po guys, 80% na lang po siya, nagpipail pa po siya. Ang kailangan po natin dito ay 2 or... to something mga ganun, dalawang ink siya na ano ikakabit natin. Medyo matagal-tagal po yan. So ayan guys, 5% na lang po. So pag kami po ay sabi po ng boss namin, pag 5% na lang tatanggalin na at papalitan na. Saka ayan, nakalagay po talaga yun na ano, kailangan tatanggalin na. So ilalagay po natin dito bago na po. Ayan, 100% po ulit. So, naka-print ito po siya. So, kailangan po natin ulit ipabalik, magpipil po tayo ulit. Punta tayo ulit sa system. So, fill Anchor ulit. Ayan ulit, enable. So, maghintay tayo ulit na mauubos ulit yan. So ayan, nagpipiling na po ulit. So, maghintay tayo ulit mamaya. So guys, ayan po. Nakalagay na po ako ng dalawang ink. Ibig sabihin, okay na po siya. So, pupunta na po tayo doon sa system. Subukan natin kung magpipil pa rin siya. Pero alam ko, hindi na po siya magpipil pagka enough na po yung ink niya. So, ayan, enable. Ibig sabihin po niyan, kailangan mo niyang mag-drain para magpipil siya. So, ibig sabihin po noon na. So, pupunta po tayo sa titignan natin kung gaano ka pag nag-middle na po yung
anchor level niya, ibig sabihin po, okay na po yun, enough na po siya na magpe-print ka. So, ayan, pindutin mo lang po itong eye button. So, oh, ayan po, anchor level is middle. So, ibig sabihin, pwede ka na pong makapag-print, pero ang kailangan po natin ay mag-viscosity print, pero viscosity calibrate, pero po kailangan muna natin mag umbilical parts para po maipa parts yung laman ng itong hose. Ito po kasi po hinahangin po yan dahil bago po yung ano natin, anchor natin. So mag umbilical parts po tayo. So guys, kailangan natin mag umbilical parts, pero kailangan muna natin buksan ito at gamit ang pinakamaliit na halim key. So, pwede mo siyang buksan dito, pwede mong tanggalin dito sa hose nito. Pero, ako dito po ako kasi mas dito po ako komportable. So, ito bubuksan na natin. Guys, meron siyang gasket dyan na maliit. Kailangan mo siyang tignan mo siyang maigi na hindi siya mawawala dahil ano yan, magkakaroon ng takas yung printer natin. So ito yun, ito siya, oh, mechanical parts na po tayo. So kailangan natin pumunta muna sa system ulit. So ayan na guys, oh, wala na siyang warning, wala na siyang alarm. Pupunta tayo ulit sa system, tapos umbilical parts. Ayan po, i-enter lang po natin, enter in. So ayan po, tumatagas na po siya. Ayan po yung unang buka po niya, maano po yun, ayan po, hindi po dire-diretso. Pag nagdire-diretso na po siya, ayan, nagdiretso na po siya. So, kailangan natin, para po siya mag-stop, ipapower off po natin yan. So, power off natin. Ano lang po siya, kumbaga, kunting umbilical parts lang po siya na hindi magkakaroon na, hindi, make sure na yung ink, walang hangin po na, ano. So, sige. Guys, natapos na tayo mag umbilical parts. Ang gagawin naman natin ay mag system plus parts, para kasi yung umbilical parts po, yung ang pinaparts po niya nun yung ink. Ngayon naman ang ipaparts natin ay yung makeup ink. So ayan, system plus parts. So pindutin natin yan. Ayan po, magsi-system plus parts po siya. Wait po siya yung lalabas, hindi po siya yun. Ayan po, hanggang sa malinis po yung ano, yung pupuga niya. Ayan po, itim pa po yung pinupuga niya. Kailangan nga pala, pagka na system plus parts ka, kailangan mo ay yung makeup mo is 100%. Pag 80% lang, hindi po niya ina-accept yan. Ito po yung makeup niya. Ayan po, yung 100% po na yan. Yun po yung makeup niya. Yung 80% yun po yung ink. So, ayan po. O, ayan po, kulay puti na po yung ano, pinupuga niya. So, tama na po yan.
ayan guys, tapos na po tayo mag system plus parts and umbilical parts, ay mag-i-start up na po tayo ng ano, ng video jet. Ayan, pipindutin mo lang po itong F1. Ito po yung start up niya ng front head. Ayan po. Ayan po, nagwa-warning po siya ng viscosity calibrate. Pero hindi po natin siya magka-calibrate hanggat hindi po siya naka-front head ready. So, hintayin po natin siya na mag-front head ready. Pag yung check po, hindi na po siya nag-fling. Mga ilang minutes po siya bago po mag-ano, mag-front head ready. At tulad po nito, ayan po, sa kabilang video chip natin, ayan po, wait na po siya. Kaya hintayin po natin siya na mag-front head ready. Ayan o, nag-starting jet pa lang po siya, nakalagay po. Usually guys, ang ginagawa po namin dito, pagkabagong palit po ng anchor, kailangan po namin muna siyang i-continuous sprint. Mamaya po, ituturo ko kung paano mag-continuous sprint. Para po kung sa mga baguhan rin po malalaman nyo rin po. So ayan guys, naka front head ready na po siya. So ang gagawin po natin, mag viscosity calibrate po tayo dahil may warning po siya. Ayan po, warning po ng viscosity yan. Tingnan po natin ha, papakita ko po sa inyo. Ayan po, sa warning screen, ayan po, nakalagay po viscosity too high. So kailangan natin mag-calibrate ng viscosity, pero hindi ka po makapasok sa parameters na yan kung hindi ka po nakaka-level 3 sa password po. So pupunta po tayo sa calibrate, calibrate, enter. Hanapin po natin yung viscosity calibration. Ayan po, viscosity calibration, then enter. Okay, ayan po, enter. Ayan po, press return to save calibration. So enter tayo ulit. Ayan po. So gagawin po natin ngayon, mag-print na po tayo, mag-continuous print po tayo. Punta po tayo sa print, ayan po, print, enter, ayan po. Continuous print po natin kasi wala pong production ngayon. Kung may production po, pwede po natin siyang isabay. Kasi wala pong production, continuous print po tayo, enter, and naka- ito po yung gagamitin natin. Ayan po. There, tapos print again. I-enable lang po natin yung printer. So naka-disable siya. Enable natin. Ayan po, hold enter. So i-delete po natin yung ano, i-delete po natin yung counter niya. Counter, reset counter. Ayan po, naging zero na po yung counter niya. So punta tayo ulit sa printing dahil kailangan po natin siyang naka-internal lang po kasi naka-external yung photocell source. Gawin po natin siyang none kasi naka-1 po siya kasi hindi po tayo gagamit ng sensor. So yan, nan, ayan po, nakanan na. Enter po natin. So ayan po, nagpiprinting na po siya. Continuous print po. Ayan po. So and then dito na lang po ah. Kung may katanungan po kayo, mag-comment po kayo, baka may maitulong po ako sa inyo. Maraming salamat po. At paki-subscribe na rin po and once again. Salamat po. So guys, ito na po yung natapos na po tayo magpalit ng anchor. Kung
may katanungan po kayo, mag-comment lang po kayo, baka sakali pong makatulong ako. Paki-comment niyo na lang po sa baba ng video. Salamat po sa panonood. Sana po makatulong po kayo. Makatulong po kayo sa aking munting channel at makatulong din po ako, dahil kung mag-successful man ito, plano ko pong tumulong sa aking mga kababayan na naghihirap. Salamat po. Maraming salamat po. Bye-bye po.